5, 8, 9, 7. So ngayon po, sumusulat na po yung ating number buttons kasama po yung decimal point, 0.6. So ngayon, lalagyan na po natin ang function natin na clear equals at saka yung ating mga process or arithmetic, tinatawag nating arithmetic process. So ngayon, unahin natin si clear button. So sa clear button, dapat ilagay po natin si label1.caption is equal to 0. Para po pag na-click po si clear, magiging 0 ulit si label1.caption. 3, press natin yung clear, magiging 0 po siya ulit. And isama na natin si, isama na natin yung arithmetic process natin. Ngayon, magde-declare tayo sa general. General po sa taas. So, magtatawag tayo ng ilang dims. Dim. Dim. First number as double. Dim. Second number as double. Dim process as string. Dim answer as string. So ready na po tayo. Na-declare na po natin yung first number as double, pati si second number. Then, ang process as a string and answer as a string. So, ngayon po, mag-proceed po tayo doon sa arithmetic process buttons natin. So, unahin po natin si plus. Ang gagawin po natin, i-register po natin si first number is equal to label1.caption. Tapos, i-register naman natin si process is equal to addition. Okay na po, yung addition natin. Ngayon, i-register na naman natin yung iba pang buttons. Dito na tayo kay minus. So, first number is equal to label1.caption caption. Process is equal to minus. Multiply. Divide. Ngayon, yung equals button naman natin ang ating lalagyan ng code. So, dapat i-register muna natin si second number as label1.caption. Then, gagawa na tayo ng if-else statement. If process is equal to addition, then answer is equals to first number plus second number. Label1.caption is equal to answer. Copy natin to. Then else if